tayo sa Bluesmith. Lagi naman tayo dito. Actually, sobrang early ko for my flight. Parang yung flight ko is mga 2:50 a.m. or mga 3 a.m. pa, pero mga 5 hours before, nandito na ako. Kasi may dinaanan ako sa Manila, tapos alam ka naman umuwi pa ako ng Cavite, diba? So, sumiretso na ako sa airport kahit maaga pa. So, buti pinayagan ako mag-check-in kahit 5 hours before my flight. Pwede lang i-check-in yung bag ko. So, discuss natin yung mga requirements kapag pupunta kayo ng Korea. So, first, syempre yung passport. lagi naman kailangan ng passport. So, at least dapat valid siya ng 6 months before. Tapos, and then, visa for Korea. Kailangan mo ng visa, diba? For other countries na pinuntahan natin, diba, hindi naman kailangan. Like, yung Thailand, hindi kailangan. Malaysia, Singapore, Hong Kong. But for Korea and Japan, kailangan mo ng visa. So, ayun, kumuha muna ako ng visa. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko about yung process ng pagkuha ko ng visa, meron akong vlog about the process. Nalagay ko na lang sa description box below din para malaman nyo. And then, visa. Parang yun lang. Ay, flight ticket. So, kailangan mo ng flight ticket. Yun yung pinakita ko. Ideally, mas okay kung round trip. Pero yung sa akin, actually, hindi naman hinanap yung pabalik. Yung hinanap lang is yung papunta. Pero if, for siguro kung mga hindi kayo like for first time traveler, usually baka hanapin yung balikan. So actually, yung tatlo lang talaga yung main na kailangan. But depende sa immigration officer, minsan naghahanap sila ng additional documents. So, hotel booking, ideally, mas maganda kung meron kayo. Pero hindi naman hinanap yung sa akin. And then, yung e-travel, pero hindi rin naman chinek yung sa akin. Actually, tatlo lang talaga. Like, passport, visa, and then flight ticket. Yun lang yung chinek sa akin. Wala nang ibang hinanap. And then, immigration questions. Normal pa rin naman yung mga questions sa immigration. So, sino yung kasama? Kailan babalik? Tapos, ako kasi like solo travel. Tinanong ako diba kung kailan babalik. Tapos sabi ko kasi November 19. So, parang 15 days kasi yung trip ko sa Korea. Tapos, medyo nag-doubt siguro yung immigration officer. So, mag-isa pa ako. So, hinanapan niya ako ng COE. Sabi ko, COE your face. Wala akong COE. Wala akong dalang COE. Kasi, baka COE. So, sabi ko, wala pa akong COE. So, sabi ko, pero, sabi niya, company ID. Wala rin akong company ID. Sabi ko, hindi niyo ako mapipigilan mag-Korea. Huwag kayong ano. Mas buti na lang, dinala ko yung PRC ID ko. Like, sabi ko, PRC ID. Parang, siguro proof lang na, ano talaga ako, like, accountant or CPA. Yun. So, yun lang. Yun yung mga questions ng immigration. Kailan babalik? Sino yung kasama? And then, yung COE. Hinanapan ako ng COE for some reason. And, what else? Budget? Budget ba tayo? Although, wala pa akong, like, exact talaga na budget na ginawa. Pero rough estimate ng gastos ko sa Korea. So yung flight ko, nabook ko yung papunta Manila to Incheon, mga 5,000 pesos. And then yung pabalik ko, mga 8,000 pesos. Mahal siya guys, kasi late na ako nagbook. Eh, inantay ko muna na ma-approve yung visa ko bago ako nagbook ng flight. Kung matagal yun ang nabook yung flight nyo, makikita kayo mas mura talaga. Pero ako kasi like sabi ko, hindi ako magbubook ng flight hanggat hindi ako na-approve sa visa. So, inantay ko muna ma-approve yung visa ko. Eh, syempre, dapat mag-travel ako ng 3 months. Diba, pagka-approve ng visa mo, dapat mag-travel ka within 3 months. So, kung mag-check ako ng flight ng 3 months na yon, medyo mahal na talaga. Tsaka autumn kasi yung punta ko. So, medyo mahal yung flight ticket ko guys. So, parang balikan ko is 13,000. Pero okay na rin kasi may 20 kilos na baggage. 20 kilos na baggage. Tapos nabook ko siya like 1 month before my trip. And autumn. So, I think okay na sa akin yung 13K. Pero mas lower. May marami pa kayong makikitang lower if ibang season siguro. And then yung hotel ko kasi magstay ako sa mga hostels. So, sa first week ko sa Korea, siguro yung budget lang na alam ko guys yung first week. Kasi yung second week, si Max kasi yung gumawa ng itinerary namin. Hindi ko pa alam yung budget. Pero budget din naman gumawa ng itinerary si Max, so hindi ako nag-worry. Basta yung first week ko, ang mag-hostel ako ng parang 8 nights, mga around 7,000 lang. Less than 1,000 pesos per night ako.
Pero yun nga, backpackers hostel lang. Magstay ako sa Myeongdong at saka sa Hongdae. So ilan na, ay wait lang, ilan na yun ah. Iyan ako. Hindi ako ready guys, i-calculate natin ha. Ito lang yung rough estimate ng budget ko. For 1 week lang. For 1 week lang to. Kasi yung second week, again, di ko alam. So, yung flight ko, 13,000. Yung hotel ko, 7,000 plus 7. Travel tax, 1,670 plus 1.67. Okay. Mga nasa 21 na tayo. Tapos yung mga Klook bookings ko, around mga 7,000 lahat, guys. Nabook ko na sa Klook yung mga Nami Island, yung mga handbook costume ko, tapos yung mga T-money ko, and then yung SIM card ko, tapos yung mga airport transfer ko, and ano pa bang mga nabook ko sa Klook? Sa lahat ng mga bookings, mga Ensole Tower, mga ganun, nabook ko na lahat yan sa Klook. Mga around 7,000 pesos, guys. And if magbubook pala kayo sa Klook, you can use my discount code, Marvin Samako. You'll get like discounts on activities, and mga tours, ganun. So, yeah. Gamitin nyo yung discount code ko, Marvin Samako, sa Klook, okay? So, plus Klook bookings na 7,000. Ayan, so usually, ito pa lang yung mga na-pre-book ko. So, roughly, rough estimate ko, like for 1 week na trip, pre-book ko is 28,000 pesos. And then, yung dala ko na pocket money is mga, around mga 20,000, 20 to 30,000. Depende sa shopping, pero kung walang shopping, mga 20,000 lang talaga. Kung magsa-shopping ako, baka kumabot ng 30,000. So, plus 20 muna. Ayan, mga 48,000. I think, yung rough estimate ko for 1 week trip ko sa Korea, around mga 48,000. Siguro mas mura yun kung mas makakakuha kayo ng mura na ticket. Yung sa akin kasi talaga yung ticket yung nagpamahal. And medyo matagal din kasi ako, like 1 week. Siguro if fewer days kayo, mas mura pa na. Okay? So, ayun lang. Kakain muna ako doon dito. Hello. Hello. Wait lang. Hello. Ano mga names yo? Masaru. Masaru? April. Like? Dave. Si ate. April. Okay. Hello. Enjoy Bali. Saan ka mo ngayon? Sa Korea ko ngayon. Ah. Yeah, nice. Sa Japan. Sa next month. Yung pinanap kong video ngayon sa Bali, actually yung ibang mga ideas nito. Ay, seryoso? May mga natutunan ka para wala namang ano dito. Joke lang. Parang wala namang helpful dun. Joke lang. Yung mga iiwasan ng mga ayaw, yeah. Ah, Bali pala tong lane na to. Anong oras flight niya? Alas 3. Ah, 3. Same. Yun guys, nakita ko pala. Tagalog ako eh. Nakita ko pa yung kaklase ko nung, ay hindi kaklase, ka-schoolmate. Kasunod ko nung high school, si Box. Box ko eh. Kaya so, mag-go-hong-kong sila ng pamilya niya. Kasi, nakita natin yung family niya. Yeah, for the yaman, family bonding. Pero siya sa South Korea. Mas mayaman siya. Pero, tipid lang ako. Siguro yung budget niya sa Hong Kong, tsaka yung budget ko sa Korea, same lang. Kasi yung flight saka hotel ko, 30,000 na eh. Ako, flight saka hotel ko, ano pa lang, wala pang 20,000. 13,000 yung round trip ko, tapos yung hotel ko 7 lang. Kasi hostel lang. 20 nga lang, 20 pa lang ako. Mas mali. Hello guys, yeah, touchdown South Korea sa Incheon International Airport. So yung biyahe from Philippines to Korea was around 3 hours and 40 minutes or siguro more or less 4 hours. And merong time difference. So ang Korea is 1 hour ahead. So sa Philippines 7 a.m. pa lang, dito 8 a.m. na. Ayan, nakunin ko lang yung bagahe ko. Ayan, so as usual, basa-basahin lang natin yung mga sign para makapunta tayo sa immigration. Ayan, arrivals. May nakasulat naman dyan na arrivals. So, diretsuhin lang siguro natin to.
Nauna na yung mga kasama ko kasi nag-CR ako. Oh, parang may fill outan silang mga papel, no? Oh, mga kasama ko to sa flight, guys. Parang may ano yata arrival card na kailangan. Oo, may arrival card. Yung mga kasama ko to sa flight, guys. Sige. Saan kaya nila nakuha yung arrival card? Binigay ba yan sa Cebu Pacific? Baka natutulog ako. Binigay ba? Or dito? Hala, hindi ko alam. Nagtanong na lang tayo. Guys. May kailangan daw i-fill out na yellow paper. Ay, totoko tayo. Okay. So yun guys, may pina-fill out sila na health declaration. Parang ano lang naman, like basic information mo, tapos passport number, yung mga flight number, parang departure card din. Parang easy to follow naman siya. May mga Korean characters, pero sa kabilang page is ay bababa. Makikita niyo naman yung mga nakasulat lang na arrivals, ganun. So sunod-sunod lang ako. Actually sunod-sunod lang ako sa mga ano sa mga Pilipino. Pero easy naman siya. Hindi naman siya super complicated. So guys, mababa lang kami. And I think immigration na to. Ay, magti-train din pala, guys. So, di ko alam kung anong terminal kami nag-arrive, pero may train. Parang sa ibang bansa din. Ganun usually yung mga airport nila, no? Magti-train pa tayo. Wala, baka hindi ko na naman na-claim yung SIM card. Tama ba? Magti-train na ba? Or kukunin ko muna yung SIM card. Wala naman ako nadaan yung mga claiman ng SIM. So, I think doon pa sa... guys, so from dun sa pinagbabaan namin ng aeroplano, nag-train kami, yung airport train, mga less than 1 minute or mga 1 minute lang, ganun yung biyahe, papunta dito sa Terminal 1. So ngayon nasa Terminal 1 na ako. Ako pa yung nauna sa linya. Bida-bida. So ayan, nasa Terminal 1, ayan, may arrow naman, arrivals, transfer. So sundin lang siguro natin yan, no? Ayan, may nakasulat na baggage claim. Baggage claim. Ay, hindi ba dapat mag-immigration muna bago mag-claim ng baggage? Ay, ito na yung ano. Guys, ito na yung ano, epic na ano. Incheon Airport. Yes, very Korea pag makita mo to. Pag makita mo to, masasabi mong nasa tamang landas ka na. Charing, mag-selfie tayo dito dali. Sa vlogger kaya hindi makaya, may selfie tayo. So tara, picture ako guys. Naiya ako. Wala, may pipirmahan na naman ba? Nagsusulat na naman sila, guys. Ang dami namang pinipirmahan dito sa Korea kanina. Health declaration, guys. Tapos meron na namang nakikitang papel or arrival card. Ayan, arrival card. Kuha tayo. Arrival card. Iba ba ito? Okay, so ganito yung itsura ng arrival card. Ayan guys, katapos ko lang mag-fill out ng arrival card. So, daming pinifill out nandito. So yung kanina pala is health declaration. And ito naman arrival card. More on your name, birthday, address in Korea, yung full na address, and then yung purpose of visit, which is tourism. Yun lang naman. And hindi pa nila pinag-isang ano, no? Charin, maghihiwalay para daw mahirapan tayong pumila. Charin. So, and immigration na pala ako, guys. Mamaya na ako mag-video, baka pagalitan ako, pero ito na, immigration. Okay. So, ayan, nakalagpas na ako sa immigration, guys. And sa baba lang naman. Ay, yun yung bag ko.
Diba ba na tayo? Nakita ko na yung bag ko. So dito yung immigration guys, tas yung baggage counter engine nasa baba lang. So yun guys, nakuha ko na yung baggage ko. Check ko lang yung mga bookings ko sa Klook kung saan ko sila makiklaim. Pero alam ko Terminal 1, nandito siya sa Terminal 1 makiklaim. So ay, yung Insul Tower, hindi pa no. Ang makiklaim ko dito yung T-Money, yung SIM card, and then yung airport transfer. Ang T-Money is Terminal 1, first floor, gate 10 to 11, counter C. Ah, mas gusto ko to yung parang ano, specific kung saan area. So, gate 10 to 11, counter C. Tapos, yung SIM card. Ah, same lang. Gate 10 to 11, counter C. Yung airport transfer. Wala, di ko alam yung airport transfer. Pero may QR code na ako. Yun na ba yun? Basahin ko lang guys ha. Ah, ito na pala yung custom guys. So from immigration, nag baggage counter ako. Ito yung luggage counter. And then, dire-diretso lang. Ayan yung exit ng nothing to declare. Kung wala kang i-declare. So yan, paglabas nyo guys. Pupunta tayo sa gate 10 to 11 no? Gate 10 to 11. Ah, ayun. Madali siya matandaan. So paglabas ko, yun yung gate 6 na. Ayan, gate 6. So, andun sa kabila yung 5. So, ayan. So, dito yung gate 6. Tapos dito yung gate 5. Yung gate 10, for sure doon. Charing. Siyempre, dito yung gate 10. Kasi, pataas. Diba? At ako sa gate 10 to 11, magkiklaim ako ng T-Money and SIM card. Yung binili ko na T-Money and SIM card is good for 10 days. Kaso 15 days ako dito. So, hindi ko na alam yung 5 days ko kung ano yung SIM card ko. Baka pwedeng mag-ano dito. Parang go surf. Hindi ko alam kung paano. Basta may 10 days naman ako na SIM card. Tapos, sa mga upcoming days, kasama ko naman si Cedric tsaka si Max. Hindi naman siguro ako mawawala. Makikihat spot na lang ako sa kanila. Gate 7. Hi, Loteria. I miss Loteria. Like so much. Charis. Yan, ito na yung arrival hall. So guys, dito ko nakiklaim yung aking T-Money and SIM card. Sa gitna siya ng gate 11 and gate number 10. So yan siya. Ito yung rates ng SIM card nila guys or ng eSIM. Ayan, 66 yung one day, 27. Check nyo na lang kung mas mura yung... So, ayusin ko muna yung mga nakuha ko. So, ito yung T-Money. So, nabook ko ito sa Klook ng... Magkano ko ba ito nabook? T-Money good for... Ah! T-Money plus SIM card ko siya nabook guys. So, T-Money na mayroon ng 5,000 won plus SIM card na good for 10 days. Parang naka-package siya sa Klook. Nabook ko siya ng 1,830. So, ito na yung T-Money. And then, yung SIM card is... Ito, bibigyan kanila ng... Ano? Papel. And then, this is the SIM card. May libre naman na pang ano, ito, pang bukas. Kasi ito yung sariling sikap lang dito guys, bawal yung ano. Bawal yung nagtutulungan, charing lang. So, ilalagay ko na yung SIM card ko muna dito, okay? May instruction pala si ate, sabi niya na, ayan, hinighlight niya naman in blue. Hinailat niya in blue yung mga kailangan kong instruction. So, hala, parang may hinailat siyang iba. Ito. Turn off Wi-Fi and airplane mode. Then, turn on cellular data.
turn off the mobile phone and insert the SIM. Ah, may mga ganun pang ano nalalaman ko. Sige. Turn off Wi-Fi. Turn off Wi-Fi and airplane mode. Turn off ko yung Wi-Fi tsaka airplane mode. Or ito turn on ko yung airplane mode. Medyo hindi clear yung ano instruction. Then turn on cellular data. Okay. Oh my gosh. So turn on ko yung turn on ko yung cellular. Hello. 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 Turn on. Restart the device. Turn off the mobile data and insert. Sorry. Oh, that's why. That's why. Hello. Turn off the mobile phone. Hala, naguluhan ako sa instruction. Bakit ko pa ito turn on yung Wi-Fi kung ito turn off ko rin naman yung mobile phone? Ano yung essence ng pag-turn on ng Wi-Fi? Turn off the Wi-Fi. Off kasi Marvin. I-off ko lahat. Then turn on data. Okay. Turn off the mobile phone and insert the SIM card. Okay. Turn off the mobile phone. Paano mag-turn off? Turn off the mobile phone and insert the SIM card. Okay. So, i-off mo muna yung Wi-Fi daw tsaka yung airplane mode. And then, i-turn on yung data. Oh my gosh! Bakit walang, ano, butas? China phone ba to? Charing. Ayan. Hala, hindi siya umaano. Ayan. Ang SIM card ko pala is KT Perry. Charing. KT is like Korean. Ano kaya yung KT? Basta KT yung SIM card ko, guys. Yung next na instruction, restart the device at least 2 times and confirm that the carrier name KT is displayed. Okay. So ito turn on ko na, no? At least 2 times. But at least 2 times? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. See guys, update ko na lang kayo kung gumana na siya kasi parang dito pa lang sa pag-aano ko ng cellphone, baka makaisang vlog na tayo. Oo. Yung title ng vlog ko, like, how to insert SIM card in Korea. Tama lang guys, Hello, activation required. Feeling ko naman gagana siya kasi parang ano na, masyadong matagal yung exposure ng pag-insert ng SIM card. Gagawa na lang ako ng separate vlog, like how to insert Korean SIM card in a nice way. Charot. In a nice way. So guys, naka-encounter ako ng error. Gusto mo ma-arte ako. Naka-encounter ako ng error guys sa SIM card. Kasi itong gagamitin ko sana na phone is from Globe ko na plan. Tapos ano, SIM not supported. So hindi ko magana yung SIM card guys kapag naka-plan ka or parang yung phone na gagamitin mo is galing sa plan, I think. Try again nga natin. Hindi siya gumagana. Buti na lang dinala kong isa kong phone na hindi siya naka-Globe plan. So doon ko na lang i-insert tas wifi na lang siguro. So ayun. Ano na lang take note na lang guys. Ewan ko kung tama ha, pero ayun, nagsi-SIM not supported siya if yung gamit nyo na phone is naka-plan. Baka naka-lock sa Globe. I'm not really sure. So di ko sure yung eSIM. Di ba may nang nagsasabi yung eSIM? Kung pwede yung eSIM kung gumagana siya sa mga naka-plan na phone. Or kung hindi, baka yung mga pocket wifi na lang kayo dito. Yung mga hindi siya yung SIM card. Okay? But yeah, i-insert ko na lang siya sa isa kong phone. So yun guys, nakuha na natin yung SIM card and then yung T-Money. Tapos nagpoops na rin ako. And yung next na natin na gagawin is magwi-withdraw pala ako guys. Actually may dala ako na Philippine Peso just in case kulangin ako. Pero sa Myeongdong na ako magpapa-exchange ng money. So kailangan ko muna ng pera dito sa airport. So magwi-withdraw ako. I think mga 20,000 pesos yung i-withdraw ko.
Parang yun yung budget ko. Or dagdagan ko na lang, mga 30K kung pwede. Kasi 2 weeks pala ako dito. Wait na, magkano ba yung 20,000 pesos? PHP 2. KRW. Korean won. 469. Mga 469,000 won. Siguro gawin ko na lang na 500,000 won. So yeah. Mag-withdraw ko ng 500,000 won. And then yun muna yung budget ko for 1 week. Sige, kaya yan. And then, after that, iniisip ko kung kakain muna ako dito sa airport. Or doon na ako kakain sa ano. Sige, doon na lang ako kakain para intermittent fast. Charing. Naging intermittent fasting. Wala ka lang talagang pang breakfast. Huwag ako. Niloloko mo yung sarili mo. Charing. Sa lunch na ako kakain, guys. Kasi malapit na rin naman mag-lunch. Tara, hanap muna tayo ng ATM dito. Let's go. San kaya maganda mag-withdraw dito, guys? No? Actually, maraming mga cafe dito sa arrival hall pala. Maraming mga coffee shop, ganun. Parang gusto ko mag-try. Magkakape ba muna ako? Hindi pa ako nagkakape kasi. No? Pero mag-withdraw muna tayo ng pera. Wala akong makitang mga ATM. So, guys, tinignan ko sa parang currency exchange. Kung magpapalit ako ng 20,000 pesos, parang yung magiging charge niya is mga 2,000 to 2,100 pesos. So, kung magpapa-exchange siya ng 20,000 pesos, parang mga 18,000 roughly lang yung value na makukuha mo. So, baka hindi siya magandang option, no? Try ko na lang mag-withdraw kaya. Baka mas mahal. Feeling ko naman mas mura yung withdraw. Siguro mga 500 pesos to 1,000 charge. So, yeah. Sige, mag-withdraw muna ako, guys, ha? So, guys, ilalaban ko na siguro dito sa Woori Bank. Parang ito lang yung nakita ko. Offline yung isang bangko na nakita ko. Pero sige, ito na. Global ATM. Kaso out of order yung isa. Ito. Shucks, natatakot ako. Pero may nakasulat naman yun. Visa, MasterCard, UnionPay. Global ATM din naman yung nakasulat. So sige. Ang gagamitin ko is yung... damn it. English... Ano daw? Oh my gosh. Hindi ko naintindihan. Anti-scammer alert. Please check any different shape of the card reader. Oh my god. I'm kinakain ng ano, sistema. Ah, okay. So dito na. Nalagay ko. Ala! Natakot ako. Continue. Sige, continue tayo, girl. Deposit card. Domestic card. Ala! Na bakit puro domestic card? Check deposit and withdrawal. Wait, I'm kinda natatakot. My gosh, English, diba? English. Ah, foreign card. Ayun, guys, foreign card pala. Foreign card. Please check. Okay, continue. Select transaction, saving account, cash withdrawal. Please insert your card. Okay, insert ko na, guys, yung card ko. Oh my gosh, wish me luck. Ay, Lord, please check the card slot. If it is like a picture as below. Ah, ito yung mga pwede mong withdrawin, guys. So, I think yung maximum lang is 300,000 won. So, imamax ko na kasi para sulit na yung charge. Ayan, pwedeng 10,000, 20. So, 300,000 won yung max. Please enter the... Ah, press the number of 50,000 won unit. Huh? What do you mean? If you don't need 50,000 won, press confirm. Oh my gosh, max 6. Imax ko na lang. 6 dito. 6. Okay, enter. Please enter your PIN code. Wait lang, guys. Enter ko lang. Huwag kayong tumingin. Do you want a print receipt? Yes. Please wait processing. Service charge is 4,000 won, guys. Mga ano lang yan, 200 pesos. Pero syempre may charge pa yung bank. So more than 200 pesos yan. Information.
Please take your card. Ang cash ko. Anong nangyari? Wala, nasan yung cash ko, guys? Wala! Look! Nasan yung cash ko? Check. Wala, guys. Walang lumabas na cash. Wait lang. I'm so scared to death. Anong nangyari? Anong nangyari? Kinakabahan ako, pero check ko lang ako. Naubos na yung pera ko dyan. Lord, wag naman. Lord, ayun lang yung pera ko, Lord. Wag naman. Charis, wait lang guys, kinakabahan tuloy ako. Wala ito nung lumabas. November 3. Ay, bakit walang lumabas? 20. Gosh, na-stress ako. Na-stress ako guys, wait lang. Walang lumabas na pera. Pero parang wala rin namang nabawas sa bangko. Ayan, mag-withdraw din sila kuya. Kuya, good luck sa inyo. Walang lumalabas. Pero baka wala akong pera. Sorry. Baka wala akong pera. Oh, natakot din sila. Good decision, guys. Good decision. Ayan lang. Bakit walang lumabas na pera? Hindi ko maalala yung balance ko, guys. Yun yung problema. Yung problema ko. Hindi ko maalala yung balance ko. Kasi hindi ko ma-check kung nabawasan ba ako ng pera. Pero sa transactions ko naman, yung recent is kahapon. So, hopefully. Ay, ano ba to? Na-stress naman ako. Korean naman. Favorite country pa naman kita. Parang hindi natuloy. Nabawasan kaya ako? I think hindi, no? Shit, hindi ko maalala yung balance ko. Dapat i-check yun muna yung balance yung bago kayo mag-withdraw, no? Walang lumabas na pera. Pero baka wala kasi akong pera. Nag-feeling lang ako. Wait lang. 300,000 won. Magkano ba yung 300,000 won in pesos? KRW2. Yung 300,000 pesos, ay 300,000 won, 12,000 pesos lang siya. 12,700 pesos. May ganong pera naman. Naku, grabe naman si Korea sa akin. Sorry. Bakit walang lumabas? Guys, na-stress ako. Pero 12,000 lang naman. Maliit na ba? Charing lang. Ay. So, paano ako makakaano? Alam ko na, may T-money naman ako. So makakapunta ako sa Myeongdong. Mag-train muna ako. Ay, may RX din ako, yung airport pass. So sa Myeongdong na lang ako magpapalit ng pera, guys, para sure, no? Okay guys, so ang gagawin ko talaga is, sige, since meron na naman ako ang airport transfer, wala naman akong kailangang bayaran. Makakapunta ako sa Myeongdong. Tapos may T-money naman ako na may laman siya na 5,000 won. Mga around 250 pesos siguro yun. If ever man may kailangan akong bayaran na konti, I think kaya naman. Mag-withdraw din si kuya dun. Kuya, maka-withdraw ka ba? Sige, antayin ko si kuya ka maka-withdraw siya. Mag-withdraw ako. So baka ganun na lang gawin ko muna, tapos sa Myeongdong na ako magpa-palit ng pera. Kasi natatakot na ako gamitin ulit yung ATM ko, baka na uubos na pala yung pera ko dito. Charot lang. Pero feeling ko hindi siya nagbawas, okay? Mataas yung ano ko, yung parang feeling na hindi siya nagbawas. Pero ang tanong ko, bakit hindi nag-withdraw? Ayun, natakot din si kuya. Hindi rin siya tumuloy, no? Risk taker kasi ako. So yun guys, self-serve yung boarding, yung ticket. So, ipipress mo lang na yung English dyan. May instruction naman. Tapos i-exchange lang yung voucher. 10:48 yung pinili ko na train. 10:43 na. So, may na ako mag-vlog siguro. Baka malate pa ako sa vlog. Dito kaya?
Express train. Ayan. Express train. Papunta tayo sa Seoul Station. Tignan natin kung paano nila gamitin. Yung guys, nabasa ko dito sa express train, hindi daw pwede yung T-money. So yung T-money pwede siya dun sa mga train sa mismong Seoul na. So yun yung gagamitin ko. So from airport, nag express train ako. Ito, nasa Klook, papunta sa Seoul Station. Then from Seoul Station, mag-MRT ako papunta sa may Myeongdong Station. Ay, hindi ko alam kung may Myeongdong Station. O, Myeongdong Station siguro. Tapos T-money na yung gagamitin ko dun. So ito, airport transfer papuntang Seoul Station. And then mamaya T-money papuntang Myeongdong. Okay? Ayun guys, nandito na ako sa airport. Express train. Tapos meron pala itong mga number guys ah. Natuto na ako kasi nung nag-Taiwan ako, di ba? Mali yung mga, umupo lang ako ng mali. So, meron tong mga car number. May number ng car tsaka yung seat number. So, hindi ka lang basta-basta saan pwede umupo ha. Tignan nyo yung number ng car, yung number kung anong train, and then yung seat number. So guys, from express train, bumaba na ako. Mga 30 minutes yung biyahe from the airport dito sa hanggang dito sa Seoul Station. Tapos lilipat ako sa line 4, ayan. Meron namang mga arrows. So ayan, line 1 and line 4. So yun yung pupuntahan natin. So yeah, from the airport na papuntang Seoul Station, ginamit ko yung airport pass. Tapos from Seoul Station ito, pumunta ako sa Myeongdong Station sa line number 4. Parang 2 stations away based sa kay Google. So, ayan, let's go na. Okay, ito na guys yung line number 4. Katabi niya lang yung line number 1. Ito yung line number 1. Tapos gagamitin ko na yung T-money ko. Ah? What error? Wait lang guys, nag-error yung card ko. Bakit kaya? Magtanong ako. Daming ano ha, daming adventure dito sa trip. Bakit nag-error yung card ko? Ba't nag-error? I'm not sure. Can I try another one? Try ko pa ng one. Wait lang, basahin ko nga guys. Nakakaya na. So yung T-money can be used sa public transport, bus, subway, taxi. Taxi? T-money, pwede rin gamitin sa Starbucks, Dunkin' Donuts. Okay. Top up available at major 7-Eleven. Okay, subway station. Bakit ayaw gumana? Stress ako na wait lang paano yung kumunay mga dumadaan kasi ang daming tao ay nahihiya ako na mag-error ulit ako. Makasabihin nila walang naman yung T-money. Which is true. Sabi kasi ni Ate may laman doon na 5,000 won. I'm not sure why. Sige, ito try ko. Hindi muna ako magka-camera para low-key lang. Ayaw talaga niya gumana guys. Na-stress ako kasi pwede ka naman mag-top up dito. Pero ang problema nga, wala akong kuwan. Wala akong pera. Wala akong pera pang top up. Ano ba to? Pang check ba to? I'm so stressed. Tapos wala pang counter na parang magpapacheck ako bakit ayaw gumana ng T-money ko, no? Walang counter. Walang cashier. Tapos, wala rin akong pag-top up kasi wala akong cash. I love this trip. I love my life so much. Bro! Maybe I can use my card. Pwede ba mag-use ng card sa top up?
No, cash lang siya payment. I'm so stressed now. Guys, gumana. Guys, gumana. Yung parang nawawalan na ako ng pag-asa kasi walang cashier na mapagtatanungan. Wala akong cash, hindi ako makapagpa-load, hindi ako makabili ng single journey na ticket. Tapos nagdasal na lang ako, gumana. Gumana siya, crazy. Baka, ano, nung dalawang beses ko trinay ayaw gumana, baka nag-ano pa siya, parang nag-warm up. Nag-warm up pa siya, ayaw niya pa gumana. Tapos parang ayun, dinasalan ko lang. Tapos nung pang third try ko, gumana na siya. Thank you, kasi wala akong cash. Diba? Hindi magandang idea yung walang cash, guys, kasi pag hindi gumana yung T-money, saan ka pupulutin, di ba? Stuck ka. Stuck on me. Char. Pero, laban lang for the dazal. Okay, so laban na. Uy, pahingi nga ako ng anong lakas ng loob. Yeah, thank you. Ayan, na-recharge na tayo. Na-recharge na tayo kasi may nakita tayong ano, cute. Ayan, nandito daw ako sa Seoul Station. Kita nyo ba? Nasa Seoul Station ako. Kailangan ko magpunta sa Myeongdong. Nasaan yung Myeongdong, bro? Line number 4. Anong kulay kaya yung line number 4? Line number 4 is color blue. So ito ako. Bro, nasaan yung Myeongdong, ter? Bro, nasaan yung Myeongdong? Nasa blue daw, nasa blue. Somyong, Samjik, singit. Hala, nandiyan na yung train, mag-decide ka na. Oh my gosh, nalulost ako. Seoul Station. Ah, ito, Myeongdong. Myeongdong. So, dapat papunta ako sa Jeonjiok. Jeonjiok. Oh my gosh. So cool. Hindi ako dito. Sokmyong. Dapat papunta ako sa Kuyo. Sa kabila ako. Sa kabila. Buti nilang di ako sumakit. Sa kabila tayo. I love it. Na-enjoy ko talaga. Sarap na-enjoy ko yung trip ko so far. Like, kahit gutom ako. Like, saya. Yung gutom ka na tapos hindi ka po. Alam mo, may cute. Dito tayo. Ang haba ng pila. In fairness, ang daming cute na Korean na nakikita ko today. Parang sa last ko na Korea, wala masyadong cute. Baka nag-evolve na sila ng paano sila. Okay, so nandito na ako sa Myeongdong Station. So, 2 stations away lang siya from Seoul Station, line number 4. And then, i-check ko muna kung saan ako mag-exit. Yung hotel ko is sa Myeongdong Capsule. So, hostel lang siya dito sa Myeongdong. So, check ko lang kung saan ako mag-exit kasi baka maligaw na naman ako. Okay? Ay! Hindi talaga uso dito yung escalator. Ah, I love my job. Ay, just ko, Lord. Woo, Korea! Ah. Alam mo yung wala ka pang breakfast? Wala kang pera kasi hindi ka pa nakapalit ng pera? Pagod na pagod ka na, but... Yeah. Okay, dapat masaya tayo for the vlog. Welcome to Korea! Sobrang saya.